Alright, hello everyone. Welcome back to Teacher Harold TV. Ayan, medyo matagal po tayong hindi nakapag-usap, ano? Medyo matagal pong hindi nakapag-upload ng video. So, this time, ayan, we'll be talking about another lesson. Pag-uusapan natin ang tungkol sa forms of communication. Right? So, we said that communication is a process of exchanging information from one person to another. Alright, for today's video, for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa forms of communication. Again, kung bago po kayo sa channel natin, so please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga bagong uploads natin tungkol sa ating lessons. Alright, so, ayan, just like what I've said, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay tungkol sa different forms of communication. Uunahin po natin ang intrapersonal communication. So, ano bang tinatawag natin na intrapersonal communication? Okay? So, when we say intrapersonal communication, it's the communication with oneself. No? So, kinakausap niyo po bang mga sarili niyo? Alright. So, if your answer is yes, okay, wala pong problema sa inyo. Ano, normal na normal po kayo. That's normal. It's normal to talk to ourselves. Ano? Hindi po tayo nababaliw kapag kinakausap natin ang mga sarili natin. Pero wag lang masyado. No, kasi baka maghalata ang iba-ibang isipin nila. Alright. Pero totoo yun, ano? It's part of the communication process. Actually, isa po siya sa mga forms ng communication. Ang tawag po natin dyan ay intrapersonal communication. So, sa intrapersonal, we talk to ourselves, ano? Kinakausap natin ang mga sarili natin. Kailan ba nangyayari yan? Especially when we are making decision, di ba? Kapag meron kang didesisyonan na ayaw mong maistorbo ng iba, ayaw mong magsalita, ayaw mong makipag-usap, ang gusto mo lang kausapin ang sarili mo kasi you want to internalize, ano? You want to make a decision, you want to be wise with your decision, that's why you tend to be silent and talk to yourself. Okay? So that's one form of communication. Ang tawag po natin dyan ay intrapersonal communication. Okay? So sa mga na kinakausap po ang mga sarili most of the times, okay, very good. Kasi you are perfectly normal. Okay? Normal na normal po kayo. Okay? So ang pangalawa pong level, form ng communication is the interpersonal. So from intra to inter. Pag sinabi po natin interpersonal, eto na yung meron na tayong kausap. Ayan. So, hindi na tayo nagmumukhang baliw, hindi na tayo ano. Kasi nga, sa interpersonal, meron na tayong receiver ng message. So, let's say ako, I will be sending message to someone. Okay? So, it's actually, when we say inter kasi, interpersonal, it is more intimate actually, di ba? So, there's a mutually influence, you mutually influence one another. Let's say, for example, you are talking to your boyfriend or girlfriend, ganyan, dalawa lang kayo. Ano, dyad communication yan, isang klase ng interpersonal. Dalawa kayong nag-uusap, or your close family member, okay, yung mama mo o yung papa mo, yan, magkausap kayo, interpersonal po ang tawag natin doon. Kasi, merong sender, merong receiver. No? So, doon na nagkakaroon ng feedback. Kasi si sender magsasalita, makikinig si receiver, and then i-internalize, i-decode ni receiver yung sinabi ni sender, and then magre-respond siya, ano? Sasagot doon sa sinabi ni sender. And that makes communication process, okay? Andun na yung mga elements ng communication natin doon sa interpersonal. Kasi meron na tayong sender at meron na tayong receiver. Okay, so yun po yung pagkakaiba ng intrapersonal sa interpersonal. So dalawang forms na po yun. Ang pangatlo pong form ng communication natin ay yung tinatawag natin na group communication. So saan po nangyayari itong group communication? Usually, it happens within 3 to 4 members. Okay, or siguro bigger, siguro like 12 or 10, ganyan. No? So sa group communication, you are talking about ideas to achieve a common goal. Okay? So let's say, for example, meron kayong project, ano? Meron kayong group activity. Ayan. Tapos magmi-meeting kayo, di ba? Sa ano? Magmi-meeting kayo, pag-uusapan niyo tungkol dun sa gagawin ninyo para matapos yung project. Group communication po ang tawag natin doon. Kasi doon sa group communication, there is one sender. Actually, hindi lang, kung apat kayo, all of you will have an equal opportunity to become sender and receiver at the same time. But sa group communication, dito na po nagkakaroon ng
taking turns. Kasi hindi po pwedeng magsabay-sabay na mag-usap yung apat na tao magkakausap or magkakaharap. Kaya one should be the sender and the rest will be the receiver. So yun po ang tinatawag natin na group communication. So pangatlo po yun, intrapersonal, interpersonal, and group communication. Next form of communication is yung tinatawag natin na public communication. So ano po itong public communication na ito? Sa public communication po kasi you are typically talking to an audience, ano? Nasa isang lugar kayo, let's say gymnasium or classroom na ano ganyan. Actually public speaking ang important po kasi ano when it comes to public speaking. Ano yun? All right, so public speaking is an important part of our academic life. Lalong-lalo na pag mga nag-aaral kayo, di ba? When you are presenting a poem, when you are reciting an oration, di ba? Or let's say you will be running for president ng student council, mga ganon. And then you are delivering your speech in front of the voters of the students, di ba? So, of the whole school, ano? So, that makes it public communication. So usually public communication nakikita rin natin to sa mga let's say sa mass, 'di ba? Yung when the priest is delivering a homily, ayan. So, 'di ba nagsesermon po si Father, ayan nakikinig po yung kongregasyon, ganyan. So ayan, public isa mako-consider natin siya as form of public communication because there is only one sender and there is a multiple receiver. Ano? But we have to take note that the receiver, although it's multiple, manageable pa rin po siya that it can be done in one place and everyone could listen to you whether you're going to use a microphone or what to amplify your voice para marinig ka ng mga ng audience, alright? So yun po yung tinatawag natin na public communication. And then the last form of communication, yung tinatawag po nating mass communication. In mass communication, ito kailangan na po natin ng media to transmit information to our sender, to our receivers, ano? So we actually use television, radio, ganyan, or print media, ayan. So yung mga ano mga balitang napapanood natin, 'di ba, when the newscasters, the broadcasters there on TV, parang nagbabalita sila, 'di ba, napapanood natin sila or napapakinggan sa radyo. Mass communication na po ang tawag natin doon kasi masyado nang malaki, masyado nang maluwang yung scope ng magiging receiver nila. 'Di ba? Hindi na po siya kaya ng isang lugar lang, kaya kailangan na po nilang gumamit ng media para po ma-reach yung kanilang audience. Alright? So, yun po yung different forms of communication natin. We have the intrapersonal communication within ourselves, kausap natin ang sarili natin. Interpersonal, kapag nakipag-usap na tayo sa ibang tao, usually dyad ang tawag kapag dalawa. And then group, eto na yung merong 3 to 4 hanggang 10 siguro na members of a particular group and then you are talking to with each other. And then public speaking, you are into multiple number of receiver but then it's manageable. And then the last will be the mass communication, yung gumagamit na po tayo ng media para ma-reach yung iba't ibang audience natin kasi masyado nang malayo. Alright, so I hope you have learned something from our video for today. So again, for more updates, please don't forget to click the notification bell and subscribe button para po updated kayo sa mga bagong lessons natin. So that's all for now. Thank you so much. This is Teacher Harold once again and take care.